Hello po mga pangyaw, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Sana ay nasa maputing kalagayan po kayo, mga pa-Pilipinas, mga po, mga pa-ibang bansa. Sa video ito mga pangyaw, sishare ko lang po sa inyo kung paano lutuin ang pepino na may halong crab meat at hipon. At kung bago ka pa lang po pangyaw sa channel ko na ito, please paki-subscribe po at paki-click na rin po sa notification bell para updated po kayo sa next uploads ko. Palala lang po mga pangyaw, ang luto po na ito ay Chinese, style Chinese. Ay bihira lutuin sa Pilipinas dahil alam ko naman po na ang pepino ay pang salad lang or hinahalo sa mga kinilaw or mga kilawin. So ito na po ang mga sangkap ng recipe po na ito. Meron po tayong dalawang tirasong pepino. Ang style po na pepino na ito ay mahaba po, makinis ang balat. Hindi na po natin babalatan po ito. Ito po yung tinatawag na Japanese cucumber. So hinugasan ko na po ito kanina. Sa paghiwa po nito mga pangyaw ay optional lang po ito. Nasa sa inyo na po kung ano yung style ng paghiwa nyo. Pero ang style po ng paghiwa namin ay hatiin po namin muna ito sa kalahati. At saka po namin slice into pieces po. Small pieces po mga pangyaw. Katulad po nito. Ang pepino ay siksik sa phytonutrient o plant-based nutrients na may taglay itong flavonoids, triterpenes at lignans. Mga uri ito ng antioxidants na mayroong anti-inflammatory properties at may kakayahang labanan ang mga cancer cells. Ayon sa mga professional nutritionist at dietitian, ang pagkain ng pepino kasama ang balat at buto nito ay nagtataglay ng sari-saring nutrients na napakaganda sa ating katawan. Ang pagsama sa pepino sa inyong dieta araw-araw ay mabuting pandagdag sa tubig na kailangan ng ating katawan dahil ito'y nagpapanatili na maging hydrated tayo. Pangalawa, mayaman sa fiber. Ang pepino ay magandang source ng fiber na kailangan ng ating katawan para gumana ng maayos. So yan po mga pangyaw ang makukuha nating benepisyo dito sa gulay na pepino. So ito na po, nahiwa ko na po lahat. Isit aside ko na lang po muna ito. At mayroon din po tayong ditong 1/4 kilo of crab meat. Eh hindi ko po alam kung anong klaseng crab ito, basta crab meat po ito. Mayroon din po tayong mga 5 pieces lang po na hipon. Cut lang po ito into small pieces po at marinate po ng white pepper, ground white pepper po. Kisahin po natin ito mga pangyaw, half cook lang po. Sit aside lang po muna natin. Mag-umpisa na po tayo sa pagluto mga pangyaw, magpapainit lang po tayo ng kawali at ilagay na po ang mga hiniwa natin na dalawang pirasong pepino. I-flat lang po muna ito mga pangyaw sa kawali hanggat sa uminit po ng konti. At sa ganun po manatili po yung pagka-fresh ng gulay, yung kulay niya manatili pong green talaga. Kaya yun po ang purpose na i-flat po muna natin sila without oil. Cooking oil. So mga after 2 minutes siguro mga pangyaw, lagyan na po natin ng cooking oil. Nailagay ko na po pala ang hiniwa ko na mga bawang at saka luya. So pagkatapos po natin paglagay ng cooking oil mga pangyaw, walhuluin lang po ito. At lagyan po natin ng tubig, yung tama lang po na tubig na mabasa lang po silang lahat. Huwag na pong damihan ng tubig mga pangyaw at half cook lang po ang pagkaluto nito. Yung paghalo-haloy na naman po. Takpan lang po natin ito mga pangyaw at lutuin lang po sa mga 3 minutes lang po. Then after 3 minutes, ito na po pangyaw, half cook na po ito. Lagyan na po natin ang pinakasasining po namin dito, which is sugar and salt. Nasa sa inyo na po kung dagdagan nyo po ng ibang seasoning like magic syrup, pichin, or etc. na pang padagdag lasa sa mga niloto. Then paghalo-haloy na naman po natin mga pangyaw na maghalo yung mga seasoning na nilagay natin, yung asukal at saka asin. Pag once okay na po lahat, nahalo na po yung seasoning na nilagay po natin. I-sit aside lang po muna natin ito. Pakilagay lang po ito mga pangyaw sa malinis na plato, any kind of plato, basta malinis lang po. So ngayon mga pangyaw, naitabi na po natin yung pepino na ginisa natin. Ngayon ay magtunaw lang po tayo ng cornstarch, kalahating baso na tubig at 2
teaspoon na cornstarch. Yan. Tunawin lang po muna natin ito dahil ilalagay po natin ito maya-maya dun sa crab meat pag once na ginisa na po natin ito. So ngayon, dito na po. Mag-isa na po tayo ng crab meat. Ay maglalagay lang po tayo ng cooking oil. Siyempre, mainit na po yung kawali. Dapat mainit po yung kawali, mga pangyaw, bago lagyan ng cooking oil para hindi po masyadong didikit yung crab meat natin. So ngayon, ilalagay ko na po ang crab meat. Medyo dumikit po ito sa ano eh, sa plato. So, i-flat lang po natin ang crab meat dito sa kawali. E dandan lang po, huwag na pong paghalo-haloy ng maigi dahil mga laman po yun ng crab. Huwag na pong masyadong paghalo-haloyin para hindi po masyado siya maduro. Paghihinaan po ko lang, mga pangyaw, ng apoy sa pinakamahina po talaga para hindi po masunog yung crab meat natin. So, pagkatapos po nun, idahan-dahan lang po natin paglagay ang tinunaw po natin na cornstarch. Huwag po munang ilahat paglagay, mga pangyaw. Tansyahin nyo po. At ilagay na po sunod dito, mga pangyaw, ang ginisa po nating hipon kanina. Takpan lang po ito kahit mga ilang minuto lang po. Kahit isang minuto lang po, mga pangyaw, sa pagtakip nun, sa pagluto, okay na po yung kasi mabilis lang naman po maluto yung hipon at saka crab meat. So ito na po, ready na po ito. Luto na po ang ating crab meat at saka hipon. Ilagay na po natin ito sa ibabaw ng ginisa nating pipino kanina. Ilagay lang po ito sa ibabaw, mga pangyaw, at mamaya iserve ko po ito sa kanila or kakainin po namin ito or uulamin po namin ito mamaya for dinner namin. So ito na po, mga pangyaw, ready to serve na po ito. Maraming maraming salamat po sa panonood. At sana po ay inyo itong nagustuhan at itry nyo pong lutuin para sa inyong mga amo or para sa inyong mga pamilya. Hanggang sa muli po, mga pangyaw, ito po ang inyong Ate Day. Maraming maraming salamat po sa panonood at sa mga nag-subscribe po sa akin. Maraming maraming salamat po talaga. At sa mga hindi po nakapag-subscribe, mga pangyaw, please subscribe na po kayo at pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa next uploads ko. Bye-bye po, thank you, God bless, and mabuhay!